Tigasin talaga mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Binanata na po yung China. Ayan po. Yan na niya Mr. Maravillas ang totoong maisog. Marcos slams China threat versus South China Sea trespasses as escalation of tension. Because sa inyo, matapang po. Totoong matapang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At dahil po sa paninindigan na ginagawa ng ating Pangulo, lumambot po yung China. Sabi po ng China, bukas naman na niya kami sa inyo para nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, pangat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Magkipag-usap kami sa inyo. Open daw sila. Ayan po. China open to talks with Philippines amid new Coast Guard regulation. Talaga, Anya Mr. Maravillas, effective yung strategy ng ating Pangulong Bongbong. Ang kalaban ng China, hindi lang po tayo, buong mundo. Nagawa mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na makumbinsi yung mga leaders ng mundo na kumampi po sa ating ipinaglalaban. Kasi naman po, sa totoo lang, tayo yung may tamang posisyon. Sumusunod po tayo sa international law habang yung China po mga kababayan nagiging rogue state na po. Hindi sumusunod sa batas ng mundo ay pagkabandido. Di ba? Hindi po tayo pasisindak sa kanila. And in fact, yung declaration ng ating Coast Guard, sabi ng ating Philippine Coast Guard, magpapadala sila ng mga additional Coast Guard vessels, pati yung ating Navy, to support our fishermen dito sa pananakot ng China na sabi nila aaristohin ang sinumang trespassers. Pinagbabawal kasi po nila yung pangingisda. May 4 months silang fishing ban. Paano nila impose yung fishing ban? Sa hindi nila po territory, sa loob po ng ating exclusive economic zone. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga kwentong yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bago naming clients. Napakaganda po ng aming gym. Very colorful po at napakalinis. Pati mga foreigners po, mga tourist, British tourist po sila, nag-workout sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try niyo po ito. Neng siya, Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos again, Mr. Maravillas. O balikan natin itong kwento. Talagang ang totoong maisog po, matapang na leader, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nang makipag-usap ng China.
Bumanat yung ating Pangulo eh. Hindi nila masindak. Yan po mga kababayan oh. Kasabi ng ating Pangulo, ito ang yung ginagawa ninyo. Is an escalation ng tension dito sa West Philippine Sea. The new policy niya of threatening to detain our citizens, our own citizens, that is niya different. And that is an escalation ng sitwasyon niya dyan. So it is niya very worrisome. Yan yung warning mga kababayan ng ating Pangulo. So ibig sabihin niya, siniseryoso niya itong banta mga kababayan ng China. So sabi ng ating Pangulo, hindi niya yung katanggap-tanggap. It is unacceptable. At sabi niya, we will take whatever measures to protect Filipinos. May utos na siya po sa ating mga defense officials. Gaya po, yung ating Philippine Navy, yung Coast Guard po, magpapadala ng mga additional vessels po to support our fishermen. Hindi po titigil yung ating mga mangingisda sa kanilang paghuli ng isda po sa West Philippine Sea dahil po dito sa banta ng pag-aresto ng China, lalo pong tumapang yung ating mga mangingisda. So sabi ng ating Pangulo, I've said it many times, you should try everything. So may mga back-channel efforts mga kababayan na ginagawa yung ating gobyerno. Sabi naman ng ating Philippine Navy, yung spokesman po, ang China niya na nawala na sa kanilang pag-iisip. They're out of their minds niya. Sa pag-impose ng fishing ban dyan sa West Philippine Sea na hindi man sa kanila, hindi man nila sakop. So ito naman yung banat po ni Commodore Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson for the West Philippine Sea. China niya is out of tune, out of step, and out of their minds. Ito niyang kanilang imposition ng pagbabawal, 4-month fishing ban, is illegal and against the international law. Lahat niya ng aksyon ng China that will threaten our national sovereignty, our territory, territorial integrity, and the welfare of the Filipino people will only serve to strengthen the Philippine Navy's in the armed forces of the Philippines resolve to perform its mandate. Madaling sabi po, hindi sila magpapasindak. Gagawin ang mandato ng ating armed forces. Gagawin ang mandato ng ating Philippine Navy ang maging ng ating Philippine Coast Guard. This will further serve as a unifying a call not only for the entire armed forces but for all Filipinos as well. So makikita na natin dito yung pagkakaisa ng mga mamamayang Filipino other than yung mga udas. May mga udas eh. Yung mga members po at tagahanga ng PDP, Partido Demokratiko Pilipinong Makapili. Tama po. Nagsipag-alisa na niya Mr. Maravillas yung mga members ng PDP. Ha? Nag-take oath na sa partido ni Martin Romualdez. Sumama na. Ang latest po mga kababayan na nag-abandon ship mismong si Governor Gwen ng Cebu. The vote reached province of Cebu. Tapos niya Mr. Maravillas hindi. Umiwalay po kasi hindi magkasundo nung mayor ng Cebu, si Rama. So sabi po ni Trinidad, ang ating gobyerno niya, the Philippines has countermeasures in place should China's unilateral policy would provoke heightened tension dyan sa West Philippine Sea. Hindi lang niya yung ating Philippine Navy, but the armed forces of the Philippines will fully support the actions of other maritime law enforcement agencies, especially yung Coast Guard at saka BIFAR. So rest assured niya that we have sufficient contingency plans in place in the event that the situations will escalate. Anda po yung ating armed forces, anda yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya lang yung mga detalye niyan, yung mga specific details po, hindi man pwedeng pag-usapan po in public. Kaya minsan iniisip po ng iba, parang helpless tayo. Huwag kayo mag-alala.
You are in good hands. We are in good hands, mga kababayan. Hindi magpapabaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos at yung ating Armed Forces of the Philippines with our allies on our side, mga kababayan. Ngayon, yung Philippine Coast Guard, pati yung BIFAR po, magpapadala pa ng mas maraming mga tauhan, mga kababayan, mga vessels. And they will sail more dyan po sa West Philippine Sea. Sabi ni Tariela, dadagdagan daw nila yung kanilang presence dyan sa Baho de Masinloc para masiguro daw na yung ating mga mangingisda could still enter the traditional fishing grounds despite Beijing's imposition nitong unilateral fishing ban. So sabi po ni Tariela, we are going to intensify our presence in collaboration with the deployment of BIFAR. Ngayon, regarding sa presence po ng mga Chinese vessels na monitor po ng Philippine Coast Guard, sabi po ni Tariela na nagbawas po ng mga Chinese vessels, nagsipag-alisa na po yung iba. Kaya sa tingin po ni Tariela po, hindi man talaga seryoso yung China na impose yung fishing ban. Ang description nga po niya, it is an empty threat. Yes, sabi mga kababayan ni Commodore Tariela, walang rason para matakot yung ating mga mangingisda. Sa amin na niya, it's just an empty threat on the part of China, of the China Coast Guard. Ngayon, yung China, gustong makipag-usap. Matapos mga kababayan, banata ng ating Pangulo, open na daw sila, mga kababayan, sa another talks. Yan sabi rito po. Sabi dyan, Mao Ning, spokesperson for China's foreign ministry, assured Manila that Beijing is open for talks following China's issuance of guidelines that will allow its coast guard to detain and interrogate alleged trespassers into waters it claims to be its own. Bukasan niya kami sa dialog. Ano niya tingin mo, Mr. Maravilla? Tingnan natin kung sincere sila. Pero kung yung dialog, mga kababayan, parehas man lang yung sasabihin nila, amin ito, ay walang patutunguhan pa ganyan, mga kababayan. Tapos sinabi pa ni Mao Ning, it is anya important na kailangan makita namin na sincere kayo. Binaliktad po tayo. Yan po. But it is important anya to note that the dialogue requires sincerity in whatever is agreed. In dialogue must be acted upon rather than talking about the need for dialogue while continuing to make provocations. Tayo pa yung pinapalabas na nagpo-provoke, mga kababayan. Kita ninyo mga ugali nitong Chinese? Sila yung pumasok dito sa ating exclusive economic zone. Sila nagtayo ng mga artificial islands. Sila yung laging nambubuli, nangwa-water cannon, nanghaharas. Tapos tayo pa yung pinagsasabihan, dapat na niya maging sincere kayo. At tigilan na niya ninyo ang provocations na ginagawa. Yan po. Although China has been repeatedly reported to conduct aggressive actions in the waters, Mao claimed it is the Philippines, not China, that has escalated the situation and made repeated provocations in the South China Sea. Magkikipag-usap ka sa ganyang uri ng mga tao na binabaliktad po tayo palagi. So, importante, mga kababayan, talaga, sabi natin sa mga past discussions natin, we have to negotiate from a position of strength. Dapat malakas po tayo. Pag hindi po, kakamutihin tayo ng China. So tama na itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In fact, ngayon nandun siya sa sa Singapore after na magkipag-usap siya kay Sultan Hassan al-Bolkiah ng Brunei Darussalam. Napakahalaga ng meeting ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore. Ayan po. PBBM vows to articulate Philippines' legal geopolitical position in the West Philippine Sea in Singapore Forum. Dumating na siya po doon sa Singapore, mga kababayan. So magsasalita siya, mga kababayan, sa International Institute for Strategic Studies sa Shangri-La Dialogue sa Singapore.
So sabi ng ating Pangulo, yung importansya niya nitong waterway, itong referring to the West Philippine Sea, the South China Sea, to the global trade and economy would be thoroughly mentioned sa aking message for this 21st edition ng Dialogue. So sabi ng ating Pangulong Bongbong, kaya niya ako naimbita kasi nire-recognize nitong mga leaders na makakausap natin the importance of our country sa pagbibigay ng solusyon, mga kababayan, dito sa problema sa West Philippine Sea, kasi it affects global trade po. Itong waterways po, itong South China Sea, daanan kasi ng kalakal, hindi lang ng buong Asya, kundi ng buong mundo. So kailangan talagang mangialam yung mga bansa sa buong mundo sa ginagawa po ng China dito sa West Philippine Sea. Kaya sabi niya, it's not only the Philippines, this affects the region and it affects the world. So what I will present anya in Shangri-La Forum the day after tomorrow is going to essentially try to explain the position of the Philippines for both legally and geopolitically and diplomatically in how we see the ways forward for the Philippines and for the region. Paliwanag, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong, napakahalaga kasi anya itong West Philippine Sea sa international trade, stressing that its stakeholders are no longer limited to Southeast Asia, Asia and Indo-Pacific. It's so important anya because it already involves the global economy. Sabi po ng ating Pangulo, Marcos said the Philippines' position will be important in the decision-making of many of the policymakers around the world. So yung pagbisita ng ating Pangulo sa Singapore is upon the invitation of former Prime Minister Lee Hsien Loong. Ayos pa, mga kababayan, yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So we have to negotiate from the from a position of strength. Hindi pwedeng mahina po tayo, manatili tayong mahina, magpalakas tayo sa pamamagitan ng pag-engage ng ating mga regional and global partners na naniniwala sa posisyon na atin pong hinahawakan sa issue po ng West Philippine Sea. Hindi pwede yung posisyon po ni ni Mau Dicks na hindi niya tayo pwedeng lumaban. Gawin na lang niya ninyo kaming province. May na man tayo. Talagang pang-mayor lang, mga kababayan, yung mindset ni Mau Dicks. So wag na po tayong pauulit sa ganong uri ng mga leader. Wala kasi siyang experience po na tulad kalawak ng experience ng exposure, tulad ng exposure na mayroon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.